todo build up na naman ng mga dalawang Pink CPP sa kanilang favorite candidate today. Bida-bida na naman. Bida-bida na naman ang Lelen. Nagumuhang-eng. But anyway, eto nga. Punta natin yung maya-mayang konti lang. No? Pero bago natin na talakayin yung topic na yan, magpapasalamat muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede-pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay sa pamamagitan ng Sendwave. Napakadali po nitong gamitin at wala pa po itong remittance fees, mga kakotsyero, no? Para magamit nyo po. I-download nyo lang ang Sendwave app at i-register inyong mga bank account details at pwede-pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga banko dito sa Pilipinas, lalo-lalo na kung meron kayong online banking na abilis gamitin itong Sendwave. At supportahan nyo na rin po ako sa Sendwave sa pamamagitan ng paggamit ng aking promo code na Coach Jarrett. At makakuha din po kayo ng $10 free credit mula po sa Sendwave. So, kung gagamit po kayo ng remittance, no, magpapadala po kayo sa inyong mga minamahal sa buhay, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan, eto na. So, nagbida-bida na naman ang mga dalawang Pink CPP. Bida-bida na naman. Bida-bida! Kasi, mayroong nauusong, ano, may nauusong ngayon na parang web application, web app, na ilalagay mo doon sa app na yon kung saan ka nakadalaw, saan, kung tumira ka ba, dumalaw, dumaan, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Actually, meron din ako niyan. Gumawa ako ng sarili ko niyan. Pero hindi ko na pinost. Hindi ko na pinost. Pero itong mga ano, dalawang Pink CPP, todo build up sila doon sa kanilang favorite na rosas. Ayan. Binalita pa ni Philstar.com. Ayan, oh, balita yan ngayon. Oh. Philstar.com, anong sabi? Robredo shares own version of My Philippines Travel Level Online Map. Oh, ayan. Ayan, di ba? Oh, di ba? Pak! Ang weird. Bakit? Kasi oh, ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, malalaman nyo kung tumira kayo doon, ilalagay nyo pala kung tumira kayo doon, bumisita, pumirme, etc. etc. Ito na nga po. Kung makikita nyo po, halos lahat sa kanya orange. Orange. Ibig sabihin, tumira siya doon. O pumirmi siya ng matagal na panahon. Level 4. Talaga? Talaga? Kasi tumira ka. Kasi ako, mas marami itong, ano, ayan, yan, yan, dilaw na yan. Yung mga ganito, yung medyo dilaw. Bakit? Kasi bumisita lang ako doon. Pinakamatagal ko na mga 1 week. Bisita lang. Kasi syempre, turista ka eh. So, bisita lang. Pero si Lenny, tumira talaga siya doon. Gano'ng katagal yung stayed there? Dapat meron ditong definition eh, no? May definition of terms. Kapag sinabing stayed there, dapat more than 6 months or more than 3 months, diba? Kasi pumirmi ka talaga. Pero yung visit, just ko naman, mga week, days and weeks lang yan, di ba? At most, 1 month. Yun na yung visit. Tumira, nag-stay talaga ng matagal. Siyempre yung lived, iba naman yung lived. Yung tumira ka talaga doon, long term, doon ka nakatira. So ano siya, NCR tsaka Kamsur. Ayan, dalawa. Pero yung iba daw, pumirmi daw siya doon ng medyo matagal na panahon. Anyway, ewan ko lang, nakakabobo lang na naman yun. Ay, nawala. Ba't ganun? Okay, ulitin natin. Okay. Ito ngayon ang build-up ng mga dalawang Pink. O, di ba? Siyempre, Lenny Robredo ang kailangan i-build-up. Someone who really knows the entirety of our country. Yun! Madami daw siyang alam. Alam daw niya lahat ng pwedeng walaman sa ating bansa. Ang galing! Former Vice President Lenny Robredo rode the Philippines travel level trend on social media by sharing her own generated map online. So tinignan po natin yung balita na yun. Ito po yun.
Lumabas na naman pagkalutang na ni Lenny dito. Ano ba yung visited? Kasi meron siya sarili niyang paliwanag. Stayed there, spent the night there. Visited, went for a visit but did not stay overnight. Yun daw ang kanyang legend. Tingnan natin itong map. Wait, tingnan natin itong map. Tingnan natin kung ano siya, kung ganun ang definition ng map. Malabo rin kasi yung ibig niya sabihin eh, walang ano eh, walang definition sa'yo. Hindi mo alam kung ano yung, ayan, kasi kapag inano nyo to, imbawa ako, tumira ako ng Ilocos, Norte. Lalagay ko, live there. O, di magiging pula siya. Kapag stayed there, siguro mga 3 to 6 months, stayed there, ayan, magiging orange. Pag visited, let's say, ano lang, let's say, nag-ano lang ako, no? 1 week, a few days, o, di ba? Visited, ayan, di ba? Alighted, ibig sabihin, pag alighted, say, bumaba ka lang ng sasakyan, eh. So, baka nag-bio break ka lang, o umihi, dumumi, or kumain, di ba? So, green yan. Dumaan ka lang. Alighted there. Nag-break ka lang dyan. Past there, dumaan ka lang. As in, dinaanan mo lang siya para makapunta doon sa patutunguhan mo. Let's say, past there. Never been, huwag mo nang lalagyan ng kulay. Puti lang siya. Yung akin, medyo mas marami akong puti. Itong dito, mas marami itong visited and visited. Kasi, ilang araw lang ako doon. Mga wala pang 1 week minsan. Eh. So, ilang araw lang talaga. So, ito yung kailangan nilang linawin. Ano ibig sabihin ng lived there and stayed there? Actually, dapat pwede nang pagsamahin to eh. Tsaka yung alighted and passed, actually, pwede nang pagsamahin pa yan. Pero, bahala sila. Di naman ako gumawa nito. So, yun. O, diba? Ako never been pa ako sa Batanes. But anyway, gumawa siya ng ganyan. Tapos si Lenny na mismo nagsabi kung ano yung stayed there at visited there para saan niya. Stayed there is spent the night. Visited is, nagpunta siya doon, pero hindi siya nagstay overnight. Yun daw yung visited for her. Parang, parang sarap tawanan. But anyway, eto na nga, tapos ang daming comment ng mga ano, Dilawang Pink CPP. Sabi, amazing, wow, thank you for serving the public well. Ay wow, talaga, ebidensya yan ng public service. Ebidensya talaga yan ng public service. Wow, ang babaw ah. Lugaw na lugaw eh. The busiest vice president in our city, the lack of funds did not stop you from serving our people. Your resourcefulness, innovativeness, positive outlook, and goal-oriented mindset pushed you to do the unimaginable. Thank you so much for your for continuing to uplift the lives of ordinary Filipinos. Ah, another Filipino wrote, yes! Bidang-bida kayo dito. Someone who really knows the entirety of our country. Oh, di ba? Sabi pa ng isang online user. Ba't di nyo i-post yung actual na post nila? Baka naman pwede i-click. Pag-click mo yan, punta kay Facebook. Baka lumabas dito yung pangalan. Bagal. Yan. Yan, o diba? Ah, dito pala nag-post. Dito, ayan. Ayan yung kay Lenny Robredo. Dito, ayan. Only a genuine, inclusive, and selfless leader would have achieved this. Oh, wow. Bidang-bida, oh. Oh, sana all daw, oh. Yan, oh. Ay, nako. Queen VP and my president. Oh, wow. Bitang-bita ang wala. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Ito. Someone who really knows the entirety of our country. Yan ang pinaka-favorite ko. Alam niyo kung bakit. Kasi, napatunayan ko na marami siyang alam sa Pilipinas, si Lenny Robredo. Napatunayan ko talaga na marami siyang alam sa Pilipinas. Halimbawa, na meron ang Pilipinas na 1,700 islands. Someone who knows the entirety of our country. Ayan o. Ay, nako. Ayan o, yan o. Oh, di ba? Ilang isla ang bumubuo sa Philippine archipelago? Yan o, yun ang tanong. Di ba sa radyo? Naalala nyo, radio interview yan eh. Ang sabi,
at the 2.37 mark of the episode uploaded in ABS-CBN News YouTube channel. Vic Lima asks, kung Luzon ang pinakamalaking isla sa bansa, ilang isla ang bumubuo sa Philippine Archipelago? Robredo incorrectly answered 1,700. Yes! Ang dami nga namang alam sa entirety of the country. Ang dami alam, di ba? Meron pa. Ito matindi rin to. Yan. 1947 daw nagkaroon ng World War II sa Pilipinas. 1947! Ay, nako. Saan na yung actual post? Ayan. Saan na yan? Ayan. The posts were referring to episode 195 of Robredo's program aired on January 31, where she said, in fact, iyong ang sinasabi sa parang historical na GDP natin, ito yung worst natin. Ito na yung worst since 1947. Ito yung worst since 1947. Iyon, gyera iyon. Gyera iyong panahon na iyon. Pero ito na iyong worst. Puro iyong, ano? World War II daw yung 1947. Ah! E natapos 1945. Len. Panalo talaga. Ito yung pinaka-favorite ko na comment talaga sa kanya. Kung sino man ang nag-comment nito, good luck sa'yo. Someone who really knows the entirety of our country. Ay, nako. Yun pa talaga yung ginawa nilang quote ni Bill Star. Ayan, yun yung ginawa nilang ano, clickbait. And someone who really knows the entirety of our country. And hindi nga niya malaman ang diferensya ng stayed there and visited there. Ay, naka. In fairness din naman kay, in fairness kay Lenny, dapat mas malinaw yung legend, di ba? Kapag sinabing visited there, ano ibig sabihin nun? Di ba? Bumisita ka lang ba ng for that day? Hindi ka nag-overnight? Kasi yun ang iniisip ni Lenny, na hindi ka nag-stay overnight. Or kapag stay, ibig sabihin, pumirmi ka doon overnight. But, you know, you can visit a place and stay there for a couple of days, 3 days, 4 days, 5 days. Di ba? Pag stayed there, medyo long term yun. Mga 3 months, 4 months, 5 months, up to 6 months. Sabi natin up to 1 year. O, yun, stayed there talaga yun. Pumirmi ka talaga. Live there, eh yun yung permanent address mo. Yun, tumira ka talaga dun. Hanggang ngayon, dun ka pa rin nakatira. Or yung bagong tinitirahan mo ngayon kung nasaan ka. Yun. Eh sa Comelec nga, meron 6 months. Minimum of 6 months eh. Minimum of 6 months kang ano doon or resident doon sa isang lugar kapag sa barangay election siya ata yun, if I'm not mistaken. 6 months ba o 1 year? Basta ganon. So, yan. Ewan ko lang, no? Hindi ko talaga naiintindihan kung bakit humaling na humaling pa rin ng mga dilawang Pink CPP kay Lenny Robredo. Hindi ko alam kung ano pa bang siguro this is an effort. I think meron pa nga yatang picture na ano eh, kumakalat na nasa bus station na naman si Lenny. Sabi ko nga, wait. Parang nakita ko 'yun eh. Recently lang, bago. Ito na 'yan. Kaso hindi ko pinupost kasi hindi ako sure kung siya talaga yun. Kasi nakatalikod eh. So, anyway, hindi ko na makita ulit. Pero nakita ko yun before, previously. Nakatalikod na naman sa bus station. Again, hindi ko nga lang sure kung siya yun. Kaya hindi ko pinupost. Kaya, pero if ever man siya yun, ulit-ulit talaga. Whatever worked, ulitin natin.
Hindi na kasi mauulit yan. Hindi ko alam kung may karisma pa ba si Lenny sa inyo. Kasi sa amin, wala na. Wala talaga. Well, ever since naman, wala talaga. Pero desperado sila eh. Wala silang ibang capable na papalit sa kay Lenny. So, ipang ano pa rin. Happy naman siya na maging ano, na maging mukha ng Liberal Party. O di, bahala sila, panindigan nila yan. Sabi nga ng ano, sabi nga, do not disturb your enemy when they're making a mistake. Yan mo na. Tuloy na lang nila yan. Habang tayo dito, natatawa. Okay na rin yan. So yan po mga kutsero ang ating video for today. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa Tatay Talks YouTube and Facebook pages. God bless you and I'll see you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. Bye.